napanood nyo po sa mga video regarding kay Blue, nung nagkaroon siya ng dito sa lower extremities na lumpo, hindi siya makalakad ng maayos. And na-treatment siya through home remedies, naka-recover siya. Ang kanyang buntot na dati ay hindi maigalaw, na ngayon ay kusa na siyang gumagalaw. Matagal na siyang naka-recover sa kanyang pigi. Although hindi naman 100% na normal na normal ang lakad niya, at least kahit papaano po, meron ng pagbabago, lalo na sa kanyang buntot na kusa na niyang ginagalaw. Blublo? Blublo, kumusta ka na? Yan, nag-response naman siya kahit papaano. Yun lang po ang isa sa mga winoworry natin, mga kakat lover, kasi nakapa ko sa kanyang tiyan malaking bukol, may mga 3 or 4 na bukol. Itong side dito, meron tayong nakapa dyan, bukod dyan sa may part ng bituka, and dito sa leeg niya, parang nagkalat yung kanyang bukol. Ngayon, sinerch ko, ano po ba talaga ang sanhi? Then, ayun nga, na basa ko dun sa, base sa mga na-research natin, lymphoma. Pagkaroon po ng bukol or lymphoma doon sa part ng intestine niya. And pagka ganun daw po na lymphoma, ibig sabihin nun, cancer. That means, sa kaso ni Blue ay meron siyang cancer. Although hindi naman natin to siya na pa-check up sa vet, pero base sa mga scenario, sa mga comments doon sa link na nabasa natin, ganun ang kaso ni Blue. Yan yung isa sa mga sintomas, yung fluffy, ang balahibo, bigla ang pagpayat, talagang pumayat si Blue, pag-impis ng kanyang muscle, bumaba ang kanyang timbang. Although nung February na natimbang natin siya, meron siya, ang timbang niya last February ay 4 kilo. Ngayon, maintain lang yung kanyang timbang. Bukod pa doon, yung kanyang bibig, although hindi na siya yung dating parating may laway, kahit papaano ay meron ng may pagbabago na. And kahapon, nilagyan natin, nag-start tayo maglagay ng snake plant. Kasi malaking bagay po, nakakatulong po ng malaki ang pagpahid ng snake plant extract sa leeg niya, kasi meron tayong nakakapa sa kanya ditong mga bukol. Nagkaroon po ito ng malaking bukol 6 years ago dito sa part na ito. Napakalaking bukol ang nangyari sa kanya. Snake plant lang din ang nilagay natin. And after 6 years, nagkaroon na naman po siya ulit ng bukol dito sa pigi. Dito sa part na ito. Parati kasi siyang napasugod ng mga stray cat doon sa bubong. Lagi itong inaaway at nalaglag talaga siya from bubong. Kaya hindi maiwasan, hindi natin alam kung may pilay siya. Nung time na yon, hindi naman tayo din aware. Pero okay naman siya, malakas din naman siya nung time na kasi bata pa. Ngayon ay magte 10 years na siya sa pangangalaga namin. That means senior na siya. Kaya ito ngayon ang isa sa mga scenario natin sa kanya, na may nakapa tayong bukol sa kanyang intestine, sa kanyang lalamunan. Then,
Bukod pa dyan, meron din po dito mga nakakapatayang bukol dito. Marami siyang, ano, marami siyang bukol internal. So, kung sa, kumbaga sa tao, ano na siya, cancer. Hindi lang natin alam kung ilang stages, anong stages yung pagkakaroon niya ng bukol. So, ibig sabihin po kasi ng cancer, yun po yung malala na sakit. Yun po ang ibig sabihin, kaya nga cancer. And ang kainaman lang kasi sa kanya, mga kakat lover, kumakaway naman ang kanyang buntot. Yun ang kainaman. Sana ay magtuloy-tuloy siya ang kanyang pagre-recover. Pagdating naman po sa diet, medyo nag-focus po tayo ngayon sa wet food. Then, 4-speed pa rin. Yung kanyang pagkain, hinaluan natin ng coconut milk, then snake plant extract, turmeric powder, probiotics, malunggay powder. Yan po ang inihalo natin sa kanyang wet food. Yan ang dahilan kung bakit natin siya pino-force feed, although magana naman siyang kumain. Kaya lang, kailangan natin ng ayuda para isang painom or isang pagkain na sa kanya. Katulong po ng malaki kapag inaayudahan natin siya ng mga natural na pamamaraan. Yung diet niya, kailangan lagi nating minomonitor. And pagdating naman sa kanyang ngipin, last time, mga months ago, yun ang pinoproblema natin sa kanya, yung kanyang dental health naman. And ngayon, medyo nagkaroon na ng pagbabago ang kanyang gums at ang ngipin. Unti-unti na pong umiimpis yung tawag ito, yung plaque or tartar na nasa kanyang ngipin. Nahirapan din tayo kasi ayaw niyang ibuka ang kanyang bibig. Hindi natin matanggal-tanggal yung plaque. Although natanggalan na natin siya before, so hindi naman natin maulit pa ngayon kasi ayaw niyang ibuka yung kanyang bibig. Siguro nasasaktan pa siya. So, hinahayaan lang muna. Although, ano naman, yung kanyang gums, okay naman siya. Kaya lang, ayoko muna siyang istorbuhin ngayon. Kahit na kumakaway man ang kanyang buntot, siguro umagaan ang kanyang pakiramdam dahil na pahiran nalagyan natin ng snake plant extract ang kanyang lalamunan. Ganito rin po ang nilagay natin kay Lila, isa sa mga alaga namin na nagkaroon din po ng bukol dito. So, yun lang din po. Inaayudahan lang siya ng force feed ng ilang araw. Siguro mga ano na rin, mga isang linggo din natin na force feed. Then, parati lang pinapahiran ng snake plant yung bukol. Bukod sa pinapainom pa natin para mas effective. Sa totoo lang po mga kakat lover, malaking bagay po talaga ng ang pagpainom sa kanila ng snake plant extract and yung pagpahid ng snake plant sa kanilang bukol. Malaking bagay po talaga mga kakat lover kasi ano, subok na po talaga sa mga iba naming alaga once pag may mga bukol sila, lalo na yung mga outsider cuts na pinapakain natin. Nagkaroon din po sila ng pag-ubo, yung sipon. Yun lang. Snake plant extract lang din ang pinapainom natin sa kanila. Bukod pa doon, meron pa tayong ibang mga herbal na pinapainom natin like lagundi. Yun po ang isa sa mga gamot nila. Ngayon, medyo nag-okay na po ang kanilang
sipon, hindi na po yung talagang malala. At least kahit papaano ay meron ng pagbabago. And sa case ni Blue, nawa ay unti-unti siyang maka-recover. Talagang monitor lang sa kanyang diet. At lagi lang natin silang kausapin pagka ganitong meron na silang lymphoma or tawag ano nito, cancer. So, hindi ko rin in-expect mga kakat lover na ganito ang kondisyon. Lumalabas pala ang lymphoma sa mga cats pag nag-edad sila ng 9 years above. So, itong si Blue ay magta 10 years na, kaya yun ang lumabas sa kanya, mga bukol sa ito, dito sa internal, sa kanyang bituka and sa leeg at yung dito banta sa kanyang pigi. Kaya pala ang bilis niyang pumayat, talagang umimpis ang kanyang katawan. Pero ano naman po siya, bumigat na kahit papaano. Panay kaway ng kanyang buntot, ibig sabihin masaya siya. Okay ka lang, Blue? Okay, thank you, Blue. Matulog ka na? Ang pupo naman niya, araw-araw man siyang napupo, ang pag-ihi naman sa isang araw, 2 beses, madami na siyang naihi ngayon. Kumpara nung mga nagdaang araw na konti lang naihi. Then, ang pagpupo naman, medyo ano na, normal naman at araw-araw naman siyang nagbawas. Good night, Blue. Tulog ka na. Magaling ka, ha? Love you, Blue.